My God, I hate drugs. Papaliwanag ko, kasi sinasabi nila ang mga Aquino, ang mga liberal ay walang nagawa para sa bayan. Opo. Mali naman po kayo dun eh. Malaki pong nagawa ng mga Aquino sa ating bayan. There is so much trouble in this country. Oh, lilinawin ko po yan, ha? Malaki po ang nagawa ng mga Aquino, ng mga liberal party. Malaki po ang nagawa nila para sa ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Malaki po. By the way, bago tayo mag-start, ipanalangin natin ang ating minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang biyahe papuntang bansang Israel. Dahil ang sabi nga po nila, isa o dalawa o tatlo na nagsama-sama para sa panalangin, yan ay pinakikinggan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po mga kaibigan, maraming mga kwento, maraming agam-agam, maraming pumipigil kay Pangulong Duterte na huwag daw pumunta ng Israel. Pero ako'y naniniwala na ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay 100% ginagabayan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Dahil nga si Pangulong Duterte ay inilagay ng Panginoon natin para pamunuan ang ating bayan, ginamit tayong mga mamamayang Pilipino para siya ay iluklok. At naniniwala ko, umalis ang Pangulo ng Pilipinas na mapayapa, babalik siya ng mapayapa. Kaya nga po mga kaibigan, ngayong gabi bago tayo matulog, ipanalangin natin ang ating minamahal na Pangulong Duterte para sa kanyang kaligtasan, 10 ng kanyang delegado na pumunta sa bansang Israel, na walang mangyaring masama dahil ang ating bayan nag-aumaasa na babalik ang ating Pangulo na ligtas. Sabi nga po nila, tatlo o dalawa o apat na nagsama-sama para sa panalangin, yan ay pinakikinggan ng ating Panginoon Kristo. Okay, start na po tayo. Ang sabi ng mga tao, ng mga pro-Duterte, wala raw ginawa ang Liberal Party para sa sambayan ng Pilipino. Wala daw ginawa para daw sa nakakarami. Malaking kasinungalingan po yan, mga ka-BDS. Magalit na kayo sa akin, wala akong pakialam sa inyo kung magagalit kayo sa akin. Ang sinasabi nila, ang mga Aquino raw, wala raw ginawang sa Pilipinas. Meron po silang nagawa, mga kaibigan. Gusto niyo pong malaman? Siguro naman yung mga kasama natin ng mga Pilipino, hindi naman siguro tanga. Di po ba? Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi alam na ang mga Aquino ay may ginawa. Ano pang ginawa ng mga Aquino sa bayang Pilipinas? Ang ginawa po ng mga Aquino, ito po, ha? Siraan ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bulahin ang sambayan ng Pilipino. Ayan po ang ginawa ng mga Aquino. Oo. At yung mama na si Benigno Aquino o si Ninoy Aquino, may nagawa naman po yan kahit papaano. Ano ang ginawa? Nagpakamatay. Di po ba? Nagpakamatay dyan sa Manila Airport International, na ngayon ay Ninoy Aquino International Airport na. Pinasabog ang Plaza Miranda. Yan ang ginawa ni Aquino. Mag-traidor sa kanyang mga kasama. Hindi ho ba? Kaya doon sa mga kaibigan natin, sa mga follower natin, sa mga ka-Facebook natin, huwag nyo naman sinasabing walang ginawa ang mga Aquino. May ginawa po sila sa sambayan ng Pilipinas. Ang magnakaw, bulahin ang bulahin yung mga Pilipinong tatanga-tanga. Yon ang ginawa nila. Bulagi ng kaisipan ng nakakarami. Yan po ang ginawa ng mga Aquino. Manloko, mambola, manira, magpaawa epek. Kita nila lang po, ah, napakabuti ng mga anak niya. Si Chris Aquino, si Benigno Aquino,
Di ba? Yung anak ng Mongoloy, na si Noynoy, naging presidente ng mga OGAD. Buti na lang, nung time na yun, hindi ko siyang binoto. Oo, dahil ang binoto ko ng mga araw na yon, hindi naman si Noynoy. Si Ping Lacson ang ating binoboto. Kaya, kahit pa paano, ako'y tuwang-tuwa ng mga time na yon. Sabi ko, ayoko kay Binoy. Maglalakson na lang ay boboto ko. Kaya po, doon sa mga kaibigan natin, huwag nyo naman masyadong minamaliit ang mga Aquino. Ha? Huwag nyo sinasabi na walang ginawa. Oo. Malaki po ang ginawa ng mga Aquino sa Pilipinas. Oo. Magnakaw na magnakaw. Oo. Magnakaw po, yan ang ginawa nila. Kaya po, doon sa mga tao na sinasabi nila ay wala rong ginawa ang mga Aquino para sa sambayan ng Pilipino, huwag niyo pong sabihin yan. Maling-mali po yan. Mag-research po kayo. Magnakaw, sirain ang dating Pangulong Marcos para palabasin ang mga Marcos daw ay magnanakaw. At ang mga Aquino raw ay mga api. Oo. Kaya po mag-ingat tayo sa sinasabi natin. Huwag natin sinasabi na mga Aquino ay walang ginawa para sa sambayan ng Pilipino. May nagawa po sila. Yung magnakaw. Oo. Magpalaki ng mga pukpok. Oo. Pinalaki nila ng maayos si Cris Aquino. Oo. Kung ang sambayan ng Pilipino nga hindi nila napaganda, eh yung anak pa kaya? Diba? Si Cris Aquino na lang ihalimbawa natin. Pinalaki na maging puta, na maging pakantutin. Yan si Cris Aquino. Pinalaki ni Corazon Aquino Cuanco. O, di po ba? Yan, may nagawa ang mga Aquino. Oo. Ito nakakapagtaka. Naging presidente si Cory. Naging presidente yung abnormal na anak. Yung tatay, hindi nabigyan ng hustisya. Yun, di ba? May nagawa, di ba? Hindi nabigyan. Lako po. Yan ang mga Aquino. Di ba? Kaya, huwag nyo sasabihin ng mga Aquino ay walang ginawa. Nako naman po. May nagawa po ang mga Aquino, mga kaibigan. At sabi nila, wala rin nagawa ang Aquino. Hindi po, mali po yan. Tignan niyo po ang Mindiola. Hindi po ba? May Mindiola Massacre. Oh, hindi ba gawa yun ng mga Aquino? Ang Mindiola Massacre? Ibig sabihin, may nagawa ang mga Aquino. Oh. Kaya, huwag nyo sasabihin na walang ginawa ang mga Aquino. May nagawa po ang mga Aquino, mga kaibigan. Ayan, yung Mindiola Massacre, yung paggawa po ng mga komunista, yung mga NPA. Nako po, yan, sila rin po ang may gawa niyan. O, di ba? Maghasik ng kaguluhan sa ating bayan. Ayan, ginawa yan ng mga Aquino. Kasapakat ang Liberal Party. No. No, di ba? Ang galunggong daw. Eh, sabi naman nito, ni Dominic, ang galunggong pagkain daw ng mahihirap. Kumakain ba si Cory Aquino niyan? Baka makakaroon ng curriculum si Cory. Nako po. Baka naman sasabihin na naman ng mga yellow tard. Magagalit na naman sa atin, patugtugin niya natin yung yellow ribbon nila. Ah, ito pa po. Ano po ba ang nagawa ng yellow group? Meron! Meron po, kasapakat pa. Katulong nila ang taong simbahan. Oo. Sinong taong simbahan na kasama nila? Yung pinakamakasalanan na kardinal. Oo, na isa rin demonyo. Mabuti na lamang namatay na. At sigurado ako, hindi napunta sa langit yun. Sino yun? Si Cardinal Jaime. Jaime Cardinal Sin. Dahil siya ang pinakademonyo. Di ba Sin? Makasalanan. Si Cardinal Sin na alaga daw ng Diyos, alaga daw ng simbahan. Nako po.
Papunta sana sa impyerno ang kaluluwa mo. Oo, huwag mong hihinain ang paa ko, ha? Pag natutulog ako, putang ina. Yan, may nagawa ho yan. Ito pa. Yung sinabi, meron. Nangako pa pala si Ninoy Aquino, di ba? Magpapasagasa raw sa train. Ano lang nangyari? Natupad na ba yung pasagasa sa train? Inaabangan niyo po ba yun, mga kaibigan? Ako kasi, sabik na ako, natupad rin ni Pinoy yun. Yung magpasagasa sa train, kasama si Abad. Si Florencio Abad ba? Saka si dating sekretary, Abaya. Magpapasagasa daw sa train. Kailan kaya gagawin yan? Naku po! Tama! Tama ka, Cyrus! May nagawa pa rin pala ang Yellow Group. Oo, yung presidenteng abnormal, may nagawa pa rin naman. Yung SAP 44 na nakandamatay ng mga kababayan natin ng mga PNP, yung mga SAP natin. Ayun, pinahamak ni Noynoy. O, di po ba? May nagawa kaya lang, puro pampikarwisyo ang ginawa ng mga putang ina. O, yan ang tatak dilawan, datak liberal. Basta't liberal ka, ang gawa ay palpak. Oo, walang gawang mabuti ang mga dilawan. Puro katarantaduhan ang ginagawa. Kaya, huwag natin sinasabi, huwag natin minamaliit po ang dilawan na sinasabi nyo kasi na walang ginagawa, na ano, huwag nyo pong anuhin yan. Mali po yan. Ipangalanda ka ninyo na may nagawa ang Liberal Party. May nagawa ang mga Aquino. Ano ba yun? Pampiperwisyo kay Juan de la Cruz. Yan ang mga nagawa ng mga yan. Dapat is, pinangangalanda ka natin, huwag natin sinasabi na walang ginawa ang mga Aquino. Linawin po natin na ano bang nagawa? Mabuti bang nagawa o pangtatarantado? Pantatarantadong ginawa. Pero sa kabutihan, walang ginawa. Dingbak siya! Nako, tama kayo dyan. Gawa po yan ang mga Aquino. Dingbak siya! Dapat ang tinurukan niyo dapat ng ganyan eh, sinuynoy eh. Kung sira ulo na yun eh. Diba? Ilan ang nagkandamatay? Ito pa! Yung mga droga na kumalat. Oo. Yung mga dumaming mga addict. Gawa yan din ang mga Aquino. Di ba? Oh. Yung Saloneta hostage. Kung nasaan, napahiya tayo sa Hong Kong. Gawa rin ni Pinoy. Kauupo lang ni Pinoy. Di ba? Kaya papurihan natin ang mga Aquino. Ipang bansang awit nila. Ang music natin. Wala akong masabi sa mga dilawan. Talagang bilib ako ngayon sa kanila. Ang dami yung nagawa. Para sa bayan, marami kayo na... Bakit nagkaroon ng trillanes? Diba? Gawa din ng mga Aquino yan. Pinalaya si Antonio Trillanes na isang rebelde, isang komunista, isang terorista, isang hostage taker na nang-hostage sa Makati Peninsula. Diba? Totoo naman yun. Pinalaya nila si Trillanes. Kaya ngayon, doon nagwawala ng kabaliwan. Nagkalat ng kabaliwan. Diba? Sa Senado, gawa po yan ng mga Liberal Party. Oh, para lang pang-against kay Arroyo, gawa po yan ng Liberal Party. Oh, diba may nagawa? Duterte, may nagawa ba? Na pagnanakaw? Wala! Ano bang nagawa ni Duterte para sa sambayanan? Yung libre ang tuition pay! Kay Duterte lang yan! Sa liberal, may nagawa bang ganyan? Wala! Magnanakaw lang! Diba? Yung hospital bill, pag wala kang pambayad, hindi ka pwedeng i-combine. Nagawa ba ng LPM? Hindi! Duterte lang yan! Tatak Duterte lang yan! Oo, hindi kayang gawin ng liberal yan. Kasi nga, wala silang mananakaw! Yan ang yellow ribbon, tatak. Diba? Si Duterte, hindi niya iniintindi kung makakakupit siya, kung makakalakaw siya. Basta ang mahalaga kay Pangulong Duterte, lingkod bayan, taos sa puso ang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto ng Pangulo. Pero ayaw yan ng dilawan.
kagilawan dahil nga hindi sila makakanakaw.